Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Bago tayo pumunta mga ka-Aldab sa ating pinaka main topic, pag-usapan po muna natin ang mga naglalabasan ngayon sa social media. Sino nga po ba yung paniniwalaan ninyo at sino yung hindi? Dito po sa post ko po mga ka-Aldab o sa in-upload ko na kung saan po may nakakita mismo kay Lamengay at Tisoy, kung saan po napakaraming tao ang nagtanong, may nagsabi pa po daw po mga ka-Aldab, ultimo kapitbahay nila nagkwento na, kaya lang syempre tikom po yung bibig, hindi naman po pwedeng ipalandakan po nila ang pagkatao nila kasi sasabihin nga po o iiwasan po sila nila Main Mendoza at Alden Richards. At sa isang ganyan mga ka-Aldab, may tinatawag po silang privacy, hindi po ba? Hindi porket kapitbahay mo at nakita mo, ikukwento mo na. Kumbaga, ang sama naman po, hindi po ba? Pero base po sa impormasyon na nakakuha natin mga ka-Aldab, taga CNN pa po ang nakakita nito. Dinagdag lang po ng mga tao na nasa paligid po nila. Ito yung mga totoong video mga ka-Aldab. Ito po yung totoong photos na masasabi po nating hindi edited. Di po ba? Ito po yung totoo. Kaya nga po, nakakapagtataka kasi wala pong naniniwala. At marami pa po ang nagagalit sa atin. Keso sasabihin nila magpakita ka ng ebidensya, Mr. Destiny. Hindi ganyan. Yung totally na magkasama sila. Well, sabi ko nga po, mahirap eh. Pero dito naman po sa pangalawang o sa katabing picture na nakikita nyo, yan naman po yung talagang pinaniniwalaan nila. Na mapapansin nyo na talagang napakalaki ng pagkakaiba. Biruin mo yung paa nawawala, hindi po ba? Hindi po kasi talaga daw yan totally binayaran kasi kaya putol yung paa niya. Kalahati lang po daw yung ibinayad, kaya kalahati lang po yung katawan ni Mr. Nevermind, di po ba? Yan yung sinasabi nilang kumakalat na magkasama po sa El Nido, Palawan. Yan po yung pinagmamalaki nila sa akin photos na Mr. Destiny, nakita mo pa ba yung photos ni May Mendoza na talagang total nakasama niya si May Mendoza? At ito rin po yung pinagmamalaki ng GMA News at ABS-CBN na talaga naman pong nakakapagtataka kasi pinaniniwalaan, hindi po ba? Gayong mas kapanipaniwala yung unang picture na nakikita nyo kaysa sa katabi niyang picture, di po ba? Kaya nga po mga ka-Aldab, mahirap po talaga mapaniwala ang taong ayaw maniwala. Mas gusto po nila yung mag-comment na masasakit, yung tipong ida-down ka nila kapag ka nag-update ka ng ganyan. Pero kapag ka fake news siguro mga ka-Aldab, mas pinapaboran nila. Pero sabi ko nga po, depende po kasi sa mga taong maniniwala at sa mga taong paniwalain. Yung tipong kapag ka nag-post, pinaniniwalaan agad. Samantalang yung iba ay siyempre nagre-research pa at pinagmamasdan kung totoo nga po ba o hindi ang mga picture na naglalabasan sa social media. Well, punta na po tayo sa ating pinaka main topic. Unahin natin mga ka-Aldab si Main Mendoza. Thank you guys for supporting my debut single Parang Kailan Lang under Universal Records. And paalala lang po mga Dabber guys, mag-ingat po tayong lahat, okay? Siguro naman mga ka-Aldab, isa po kayo sa nakabili na niyan o isa na kayo sa may kanta o may hawak pong kanta ni Main Mendoza na Parang Kailan Lang. Na talaga naman pong napakagandang pakinggan. Yan sana po ang gagawin natin background, kaya lang nagkaroon agad ng problema. Naalala niyo po yung video na in-upload ko
May boses po talaga at kanta ni Maine Mendoza. Pero video clip ko lang siya, hinati ko ba. Hindi tinin po talaga ipinalusot ng Universal Records. Talagang binlock nila na hindi mo siya pwedeng magamit. Kailangan eh sila mismo lang ang maglalabas. Kaya hindi ko na po siya inilagay pa kahit dito sa background. At dito naman tayo pupunta, mga Kaldab. Yung MYX o yung mix na kung saan, mga Kaldab, eh, pinalandakan po o pinagmalaki po niya ang Sing Sing, mga Kaldab. Biruin nyo, tatlong Sing Sing ang ipinakita niya dito mismo sa loob ng ABS-CBN. Ibig sabihin lang niya, mga Kaldab, na talagang alam na po nila kung sino nga po talaga ang totoong minamahal ni Maine Mendoza. Ang sama lang nito, mga Kaldab, na kahit patuloy o panay po ang interview kay Maine Mendoza, wala pong nagtanong kung sino nga po ba talaga ang nagbigay ng mga singsing niya. Di po ba? Doon po yung sa sinasabi po kasi ni Mr. Never May na kumakalat po sa social media na binigyan nga po daw niya ng regalo o ng singsing si Maine Mendoza. Bakit hindi nila tinanong doon mismo kay Argyo kung totoo, at hindi nila tinanong kay Maine Mendoza? Hindi po ba? Wala pong may naglakas ng loob na magtanong. Siguro, mga Kaldab, kaya nila nasabi o ayaw nilang itanong dahil alam po nila ang buong katotohanan kung sino nga po ba talaga ang totoong nagmamahal kay Maine Mendoza. Kahit po napakaraming issue kay Mengay, mga Kaldab, eh dapat maging kampante lang po kayo. Kumbaga, maging aware din po kayo sa mga photos na naglalabasan. Hindi ko say porket maraming update, eh pag tinanong nyo ko, kayang-kaya kong sagutin, mga Kaldab. May pagkakataon kasing hindi ko rin nakikita yung mga ipinopost nila. Hindi ko basta-basta agad-agad na nakikita kapag hindi siya nagiging viral. Misap po kasi, mga Kaldab, yung mga Armin, bigla na lang po nagpo-post yan. Yung iba agad nakikita nila, pero sa bandang huli eh wala na pong tumitingin. Kaya minsan nagtatanong sila sa akin, hindi ko po masagot. Ang sasabihin nila, Mr. Destiny, kaya hindi mo siya kayang sagutin dahil alam mo na ang totoo. Dahil naniniwala ka na totoo yung kaya ayaw mo nang sabihin sa amin. Yun po yung mga tanong na hindi ko naman po talaga alam kung saan nila nakuha yung picture. Kaya nga po minsan ay naghahanap din po talaga ako, pero hindi ko naman po makita. Kaya hindi ko siya maipaliwanag. Di po ba? Kaya pagpasensyahin nyo na, mga Kaldab, kung may nagbibigay po kayo ng update sa akin at hindi ko siya makita. Di po ba? Hindi naman talaga totally ibig sabihin yan eh lahat ng update eh nalalaman ko. Liban lang po kung nagba-viral talaga siya. Punta naman po tayo kay Alden Richards.
yung video na napapanood nyo mga Kaldab, yan po yung behind the scene sa All Out Sunday, yung BTS po ni Alden Richards. Dito mga Kaldab, napakaganda po ng ating topic. Kasi maraming kumakalat sa social media na magbabakasyon po raw si Alden Richards kasama si Sanya Lopez at sila, kumbaga si Jake, si Jack Roberto at si Barbie Portesa. Kasama daw po dyan si Alden Richards. Ano nga po ba yung katotohanan niyan, Mr. Destiny? Bakit marami pa rin ang nagsasabi na siya po raw ay kumbaga makakasama sa isang concert at siya po daw yung laging kadikit? Di po ba? Yun po yung sinasabi nila, Mr. Destiny. At bakit sinasabi nila na palabas lang po daw ni Alden Richards para wag daw mabash si Sanya Lopez? Well, eto na naman po tayo mga Kaldab. Dahil nga po hindi nila maibato yung mga gusto po nilang i-update kay Alden, unang-una po sa Mobile Legend kay Bianca Uy. Bianca Law po ata yon. Basta Bianca na lang. pilit pong idinidikit si Alden kahit isang beses lang po niya nabigyan ng star. Hindi naman po kinagat. Dito mga Kaalda, bakit naman po sasama sa Amerika o sa ibang bansa si Alden Richards kila Jack Roberto at Barbie Portesa kasama raw si Sanya Lopez? Anong rason? Hindi po ba? Hindi natin alam kung saan po nang gagaling itong issue na to. Dahil nga po ba gusto talaga nilang umangat ang All Out Sunday? Dahil ba hindi na kinakagat ng tao ang Julian San Jose para kay Alden Richards? Maraming mga katanungan mga Kaaldab na mahirap po talagang ipaliwanag at mahirap pong sagutin. Hindi ko po alam kung anong sasagutin ko sa mga tanong na laging ibinabato sa akin. Una po si Julian San Jose na sinasabi po nilang nalilink lagi kay Alden Richards at very sweet po raw sa All Out Sunday. Paglabas naman po, magkasama naman po raw si Sanya Lopez. Kadate po raw si Alden Richards. Kaya nga po raw sinasabihan ako na puro fake news ka lang, Mr. Destiny. Hindi sila magkasama. Ang tunay na kasama niya ay sa Sanya Lopez. Yun po yung binabato sa akin. Tapos na naman, eto na naman po kay Julian San Jose. Pagkatapos na naman po, eto na naman po sa ibang bansa at concert. Hindi ko alam mga Kaldab kung saan po nila nakukuha yung mga impormasyon na yan. Kung saan po nila o sino nga po ba sa kanila ang nagsasabi niyan. Kasi mga Kaldab, kumbaga parang isang chismis lang yan na balibalita na biglang lumalaki. Hindi ko alam mga Kaldab, nung una ko pa yan napanood. Pero hindi natin pinansin dahil umamin na nga po si Alden Richards. Yun na lang po mga Kaldab eh. Bakit sinabi ni Alden na kaibigan niya lang? Kumbaga, ibig sabihin lang yun, dumistansya na. Kung si Sanya Lopez po ang tatanungin nyo mga Kaldab, para po sa mga hindi pa po nakakaalam, 3 years po sinabi ni Sanya Lopez na gusto niya makatrabaho o gustong-gusto niya makatrabaho si Alden Richards. Pero hindi nga po yung pinatulan ni Alden. Pati po GMA hindi pinatulan dahil alam po nila na hindi siya kaaya-aya para kay Alden. Kaya lang naman po nagkaroon ng ganito dahil nga po sa All Out Sunday. Binalasan ng GMA Network, akala po nila ay magtatagumpay ang All Out Sunday na nakakahiya po kung matutulad sila sa Studio 7. Di po ba? Alam nyo naman po kung ilang beses lang pong inilabas ang Studio 7, agad-agad po siyang naglaho. Hindi po ba? Well, bahala na po kayo rito mag-react sa sinabi ko. Kasi ang sa akin lang po mga Kaldab, kung ano po yung gusto kong o yung gusto nyong malaman, yun lang naman po yung sinasabi ko.
Para sa akin lang po yung mga komento na yan. At sana po maintindihan ninyo at mag-comment po kayo kung ano nga po ba ang totoong gusto nyong malaman. Hanggang dito na lang po ang aking latest update. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.